Public, ingat po tayo. Nandyan pa rin ang virus. Kasama ko pala si Mrs. Blanche Ryder. We secure ourselves with this. Kikita niyo sa camera angle ni Mrs. Blanche. Yeah, lipstick pa nga ako kahit. Mag-face mask. Alam ko may mind. Drive slow lang. Nabalitang aksidente dahil sa motorcycle barrier. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, the Blangers. Gaano ba ito ka... So what's up mga ka-vlangers? Finally, after months na hindi ako naka-moto vlog dahil bawal talaga makalabas, sabi ni Kim Chu. So bawal lumabas. Unless if it's necessary. Cebu City today mga ka-vlangers is under general community quarantine, meaning marami na ang pwede makalabas. So, doble ingat po tayo, nandyan pa rin ang virus. Anyway, feel so good mga ka-vlangers, at last nakalabas na ako ng bahay, and what makes it feels great, kasama ko pala si Mrs. Blanche Ryder. Woohoo! Yeah, so welcome again sa isa na namang dual vlog with Mrs. Tumabas kami ngayon kasi si Mrs. needs siya magpunta ng school. Tama ba? Yes, yes, yes! Dahil lumabas kami ng bahay, kaming dalawa, at magmumotor kami, we secure ourselves with this. We will try to review this product, this barrier, if sa tingin namin safe pa ito. So we'll try to give our opinion after using this product. Okay, samahan niyo kami sa aming paglakbay papuntang Lapu-Lapu City. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Pasok, intro! A big shout out pala sa aking talented na brother, si Sherman James Min Chavez, aka The Shermanator, for making my new intro for my YouTube channel. So, salamat Brad! The best ka talaga, Brad, I owe you one. Yes, mga ka-vlangers, as what I've said, na kasama ko si Mrs. Blanche Ryder ngayon, papunta po kami ng Lapu-Lapu City, parang may... Ano yun, Mrs. Blanche? May kakunan akong appointment paper. Okay. Tapos parang may meeting sila. Relax session. Ang pinagsabihan ko ni Mrs. Blanche na need siya magpunta ng school, so we decided na mag-purchase na talaga kami ng motorcycle barrier. The one I'm wearing right now. Makikita niyo sa camera angle ni Mrs. Blanche. Yeah, ito. So, ito na pala yung outside world. Yeah, welcome pala, Mrs. Blanche. Finally, nakalabas ka na ng bahay. Since April. Ang tagal na. Musta yung bakasyon mo? Okay lang. Boring. Boring. Pabalik-balik lang yung routine. Yes. But the good thing is... What? Sobra yung bonding namin ni Baby. Oh, yeah. Baby Blanche, at ni Yua. Tama yan. And ni Yui. But I'm sure na na-miss mo talaga yung papuntang school. Ang mga malls. Kasi makikita ko sa inyong mukha ngayon na sobrang excited ka sa ating lakad ngayon. Nakapag-lipstick pa nga ako kahit... Mag-face mask. Alam kong may mask. Naku! Oh, shout out pala kay Brian Minyosa, kaibigan ng brother ni Mrs. for supplying tong motorcycle barrier nito. Mm-hmm. Worth? Actually, this costs 750 pesos mga ka-vlangers. Again, thank you Master Bryl sa very fast transaction and also sa pag-deliver ng barrier na ito. Napaka-igang. Hindi ako sanay mag-mask. First time mo? First time sa logo. Considering mga ka-vlangers na nagsuot ako ng barrier ngayon, control muna natin yung takbo ng motor natin. So, we will try to drive slow lang. As usual. Hindi natin alam kung gaano ka-safe itong barrier na ito. Yeah.
Tama nga naman. Marami kasing mga nabalitang aksidente dahil sa motorcycle barrier. Ba't ba pinauso to? Ewan ko. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, Kablangers and Mrs. Blanche. Shoot! Kung gaano ba ito ka-effective against COVID-19, can it protect the driver and the passenger? Tapos, safe ba ito sa rider at sa passenger? And lastly, talaga bang kailangan ito sa mga mag-asawa, mag-jowa, or yung nag-live-in? Tama ba, Mrs. Blanche? Mm-hmm. So, gaano ba ito ka-effective sa tingin mo, Mrs. Blanche, sa pag laban ng COVID. COVID-19. Siguro. Kasi sabi nila, need daw ng barrier between the driver and the pillion, yung angkas. Siguro, it can protect us against COVID. Pero, sa safety, ewan ko. Sa tingin ko, Mrs. Blanche, parang hindi na kailangan itong barrier. Siguro, kapag magsuot lang ng full face helmet plus may face mask, I think okay na yun. Safe na yung of course mag-asawa. Oo, syempre kasi sa bahay naman, wala namang barrier. Oo. Magkatabi pa nga matulog. Tama. Magkayakap pa nga. So what's the use, di ba? Yes. Siguro against... Parang dagdag gastos lang ito sa mga riders. Mm-hmm. Siguro against COVID sa ibang tao. Oo nga. Diba sabi nila COVID is airborne. How true is it? I don't know if it's true. Based sa aking nabasa na article, airborne daw siya kapag sa mga close areas like sa hospital or sa supermarket. I don't know if it's proven. Ah! So dapat pala ang motorcycle barrier hindi pang motor, pang sasakyan. Oh, nga, no? Oh, it's close, man. And then, kung magmotor ka, di ba, it's open. Yeah. Parang nakuyawan ako dito. Parang dadaan tayo ng checkpoint. Yeah, kuyawan ako. Oh my gosh. First time? Yeah. This will be our first time to... Ay, wala naman nagbabantay. Wala nagbantay. O, edi safe tayo. Walang bantay sa ba... May bantay, pero hindi sila naka-duty. Maybe... kumakain sila. Maybe sa other side lang, papuntang Cebu, OMG. Pag-usapan din natin yung safety ng barrier sa motorcycle or sa rider. Sa riders? Ewan ko sa'yo, ikaw yung nagda-drive. Anong feeling mo? Ang sarap ng feeling mo? May nabasa kasi ako ng article. Sabi pala ni Senator Bong Revilla, also a motorcycle rider, he's against it. Because? Dahil... sabi daw ng mga several engineers at mga expert, kapag may motorcycle barrier daw, makakompromise daw yung aerodynamics ng motorsiklo. So, putting the risk safety ng driver at yung pillion. Pero parang may defense sila, yung mga taga AIATF ba yun? IATF, tapos DILG. Mag-insist talaga sila na safe talaga yung barrier. Ewan ko if totoo ba yun. How true is it na yun. Tapos may mga disgusta. Nako, sana matapos na lang tong COVID. Sana nga. Daming mga ano yun? Mga damage. Mga plans na iba. Mm-mm. Pati yung plano nating makapag Hong Kong, di ba? Hong Kong o Boracay, hindi natuloy. Whichever comes first. Actually, pangarap lang yun. Pero sana, soon enough. Yung ano natin, yung annual Sanrem getaway, hindi natuloy. Hindi natuloy yung summer escapade ng papuntang Sanrem. Kasi every Holy Week, mga kablangers, pupunta kami ng Sanrem ngayon. Doon kami mag-Holy Week. Pero this year, hindi natuloy dahil sa COVID-19. Yes, COVID talaga. Patagad. Pero alam mo ba, Mrs. Blanche, na may mga vaccine na daw malapit na matapos yung mga trials nila? Mm-hmm. Yung sa China, sa phase 3 na sila sa kanilang trial. Mm-hmm. They will be testing 15,000 people. Sa messenger ba, may kumakalat na virus from China
face mask from China, vaccine from China. Para daw negosyo ng China. How true is it? Ewan ko. Kailan lang yung nakakaalam, no? So that's what you call na business as usual. Sabi rin nila, may mga fake news daw. Diba, sa ASEAN, anong muna ang Philippines ngayon? Oh, number one po ang Philippines. The number of cases, active cases. Sabi nila na fake news daw. Sa China daw, mas marami kaysa sa Philippines. Japan! Ay, sa Japan ba yun? Japan ba, oo. Pero ewan ko kung saan talaga yung totoong balita. Pero dihado talaga yung Philippines yung pagdating sa health ano natin, no? Pero para namang may kasalanan din ng mga tao. Oh, of course. Kasi marami din mga matitigas ang ulo. Ay, oo. Hindi marunong sumunod sa mga protocols na sinasabi ng DOH. Sabi nga ni Kim Chung, bawal lumabas. Pero lumabas? Oo. Oh, may pakanta-kanta pa nga siyang bawal lumabas. Oo. Oh, na-trending pala yun. Diba? Classroom by batas. Pero alam mo ba yung nakita niyang pera sa na-trending na kanta na yon? Dinonate yung pera sa mga frontliners. At least, nakatulong din siya yung kanta niya. Baka gituyo niya. Ayban ko. Ah, si ate. Pagkindig-kindig. It's 10:14 na naku. Baka masiradaan tayo sa DepEd. Traffic na. Halan mo, na-traffic. Traffic pa rin, even though GCQ. Gusto ko itong barrier natin kasi sa yung, ano, yung cloth. Bakit? Kasi parang huyang. Parang hindi choy. Hindi ano? Hindi choy. Baka may checkpoint kaya traffic. So this will be your first time to encounter GCQ traffic. Kasi ngayon lang kami nakalabas, as what I said. Welcome to Mandaue City. We're in Mandaue already. Mandaue. And almost na to Lapu-Lapu. By the way, mga kablangers, ngayon lang kami nakasuot ng aming Blanche Rider jersey. Kami ni Mrs. Blanche together. Kasi ngayon lang kami nakalabas ng bahay together. Is it the first time? Is it the first time na nagsulot ka karun? Oo. Ano? This is the first time. Wow. Nakuha ko itong jersey, I think that was from February during the opening of Team Graffiti Mandaue branch. When was it? February. February what? I forgot the date. Before Yui? Yui's birthday? After Yui's birthday. Okay. We're happy na nakasuot na talaga kami together, aming jersey. Dream come true. So, welcome to the old Mactan Bridge, mga kablangers. Oh, it's been a long time. Tapos tikas. Okay. Dahan-dahan lang tayo dito sa Mactan Bridge kasi baka malakas yung hangin. We're wearing a barrier. Yeah, correct. Para namang normal days, Mrs. Blanche? Yes. Parang walang pandemic. So, shocking. I wasn't expecting this kasi first time kasi namin. How well you know, it's our first time. Paulit-ulit. This is how Lapu-Lapu looks like these days. What? This is how Lapu-Lapu City looks like. Same. Yeah, same. Okay lang pala yung barrier, mga kablangos. Parang wala lang. Pero wala lang. Okay. Pero parang mainit ang likod ko. Oh, because ko ano man, pilit man siya, no? Parang pinapawisan ako dahil sa barrier. Hindi parang, pinapawisan ka na talaga. Ganun ba? Yeah. In compliance ng requirement ng government, sa akin, parang okay lang itong sinusuot na barrier compared to the one na i-attach. Yeah, yung propose ng governor ng Bohol, Governor Arthur Yap, may attachment sa peg ng motor. Sa tingin ko parang hindi yon safe sa motorcycle. Sa itong design na to, yung sinusuot lang, okay na okay lang. Pero dagdag gasto. Because it's mahal. Yeah, it's mahal. And also, for me and Mrs. Blanche, wearing a full face helmet and mask will be good enough to protect yourself against the virus. Diba, Mrs. Blanche? Yes, guys. Full face naman tong ano, helmet natin. Nako, napaka-edit.
Enet na enet talaga dito. Pero lang normal days, no? Hmm. Pero GCQ naman ko dere, long time ago na. Now it's still GCQ. Nandyan pa rin ang virus, di ba? So mga kabrangas, nandito na kami sa Lapu-Lapu City. Pero before kami pupunta sa school ni Mrs. ay naka-decide kami na kakain muna kami. Kasi wala pa kaming breakfast. Siguro mag-brunch lang kami to save money. Save time. So again, for us, itong barrier na ito, English speaking, walang kwenta. Mm-hmm. Yung mga mag-asawa kasi nasa bahay, magkatabi, matulog. Diba? Oh, diba? Siyempre. Tapos, dagdag gastos lang ito sa mga riders. In our opinion, pwede talagang wala ito. Basta mag full face helmet lang. And magsuot ng mask. Face mask, yeah, tama. Or kung hindi full face yung helmet nila, pwede silang mag face shield. Oh, tama, face shield. Pwede yun, pwede yun. Pero yung face shield mo kay Kuan man, kuyang. Bumili lang kami ito kasi record nga. And I need to make hatid-hatid to Mrs. Blanche sa school nila. Mm-hmm. So that's why bumili kami, dagdag gastos. Pero okay na lang. Sige na lang. Sige na lang. Nandito na kasi. So that's it. Kailangan. If you have any comments and suggestions or opinion regarding the motorcycle barrier na ito or yung mga proposed na mga designs, just comment down below mga kablangers, okay? I'm surely love to read those comments from yours, okay? Yes. Again, don't forget to subscribe sa aking channel. If you're first time, click the subscribe button on your screen and also the bell icon para ma-notify kayo sa future uploads ni Blanche Rider. Okay, final words, Mrs. Blanche? Wala na. Sinabi mo na lahat. sige. So we're here na sa aming destination. Okay, mga kablangers. Thank you for watching. And see you sa susunod naming dual vlog or sa susunod na video ni Blanche Rider. Okay? So, God bless. Keep yourself safe from the virus. Don't forget to wash your hands. Laban Philippines. Laban Philippines. Salud sa lahat ng mga frontliners natin dyan. Yeah. Thank you sa inyong service. Okay? God bless sa lahat. Take care. Ciao.